Eto na nga mga chong, marami tayong PBA updates! Coach Team Cone may inamin sa nakalipas na Game 1 semis. Bakit nga ba hindi naglaro si Terrence Romeo sa nakalipas na Game 1 semis kontra Barangay Ginebra? Ito nga si Terrence Romeo mga chong ay missing in action para sa San Miguel Beermen. Spotted nga ito sa bench ng SMB pero hindi nga ito naka-uniform. At nang dahil nga sa hindi naglaro itong Terrence Romeo, ay marami na namang kuro-kuro na lumalabas galing sa Ginebra haters na kesyo binulungan daw ni Al Francis Chua na hindi maglaro. Pero ano nga ba ang tunay na dahilan kung bakit hindi naglaro itong si Terrence Romeo? Ay nga sa press con interview kay Coach George Gallien ay hindi nga daw naglaro si Terrence Romeo dahil may iniinda itong ankle injury. Nakuha nga raw yan ni Terrence sa kanilang team practice. At ayon naman mismo kay Terrence Romeo sa kanyang ambush interview noong tanungin kung bakit hindi ito nakapaglaro, ay kinumpirma nga nito na meron siyang ankle injury. Tapos na nga daw yung kanilang team practice, nage-extra drills nga lang daw siya at nagkamali nga raw siya ng galaw at nag-roll ang kanyang ankle. Mahilig kasi ako mag-extra work, so nag-extra work ako. Gagawa ko ng mga drills ko, tapos sprain yung ankle ko. Kaya tumunod ng konti, warm up kung kaya. Hindi pa rin talaga kaya. Gustong-gusto nga ni Terrence Romeo na maglaro. Pero sa sobrang excited niya nga daw na makapaglaro sa semifinals, ay napasama pa dahil sa kanyang injury. Sa ngayon, ay day by day nga raw itong si Terrence Romeo. Ngayong araw nga raw ay magkakaroon siya ng check-up at dyan nga daw malalaman kung pwede siyang makapaglaro sa darating na Game 2. At noong tanungin si Terrence Romeo kung masakit nga ba talaga ang kanyang ankle injury, ay ang sagot nga nito ay masakit daw talaga. Kaya niya nga daw maglaro pero hindi niya nga daw yan ipipilit. Mahaba pa naman daw ang semifinal series. At kung ipipilit niya nga daw ang kanyang sarili, ay baka mas lalo nga lang daw mapasama ang kanyang injury. Worst case scenario ay baka ma-out pa siya ngayong conference kapag lumala ang kanyang ankle injury. At malaki nga daw ang kanyang tiwala sa kanyang mga teammates. Maganda naman daw yung ipinakita nilang performance sa nakalipas na Game 1. At kumpiyansa nga itong si Terrence Romeo na kayang-kaya ng San Miguel Beermen ang Barangay Ginebra kahit hindi siya makapaglaro. Para sa akin mga chong ay malaking kawalan itong si Terrence Romeo. Pero gaya nga ng sabi ni Terrence ay hindi niya muna pipilitin ang kanyang injury. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Coach Team Cone may inamin sa nakalipas na Game 1 semis. Sa nakalipas nga na Game 1 mga chong ay napaka-intense ng labanang Barangay Ginebra at San Miguel Beermen. Dikit nga lang ang laro kung saan natapos ang Game 1 90-92, dalawa lang ang abante ng San Miguel. At sa naging latest interview nga nitong si Coach Team Cone ay inamin niya nito na napakalakas na kupunan ng San Miguel Beermen. Ginawa nga daw nila ang kanilang lahat ng makakaya para makuha ang panalo. 101% na nga daw ang kanilang ipinakita pero hindi pa nga rin daw sapat para makuha ang panalo. Kaya naman kinakailangan nga daw nila ng sharper game o doblehin pa yung kanilang naging performance sa nakalipas na Game 1 para matalo ang San Miguel. Kailangan nga daw nila ng mabusising scouting report at ire-review nga daw nila ang nakalipas na Game 1 para makita kung ano yung mga kinakailangan nilang i-improve at mga adjustment na gagawin para sa paparating
na Game 2 Finals. Binanggit nga rin ni Coach Tim Cone na mayroong panibagong Death 5 ang San Miguel Beermen at si Benny Boatwright nga raw yung parang pumalit kay Arwin Santos na mas lumaki, mas bumigat, meron pang kasamang mga star players kaya kahit nga daw nagawa nilang malimit si Benny Boatwright ay merong mga local players na nag-step up, which is si CJ Perez nga daw ang nagpahirap sa kanila noong Game 1. Ine-expect nga nitong si Coach Tim na iba naman na mag-step up sa paparating na Game 2 dahil sa dami ng quality players ng San Miguel. At yan nga daw ang isa sa naging problema nila at kinakailangan nilang magawan ng paraan sa lalong madaling panahon. At ang tanging nasabi na lang ni Coach Tim sa San Miguel ay good team, good team. Alam naman nating lahat mga chong na master of adjustment itong si Coach Tim Cone. Paniguradong magagawan niya ng paraan kung papaano makakakuha ng panalo kontra San Miguel Beermen. Yung isa nga sa problema ng Ginebra na si Benny Boatwright ay nagawan nila ng solusyon. At paniguradong gagawa ng panibagong adjustment si Coach Tim para makabawi sa darating na Game 2.